kuno to, sulod lang eh. Kaya sa ako. So yun, what's up mga ka-Nature's Being? Ang iyong lingkod, GB Indik. Ngayon po ay pupunta kami ng baryo at magpapagiling ng balay. At ang magbubuhat po ng balay ang aking pinsan na si Junik. Tara, punta na po tayo sa pagpapagilingan ng balay. A few moments later. So ito nga mga ka-Nature's Bee, napakahirap ng daan. Kasi po dito sa amin medyo maulan na. Maputik po yung daan. Kapag hindi ka talaga nag-ingat, talagang madudulas ka. Mas mabuti yung kung madudulas ka sa tamang tao sa amin. Oh my God! A few moments later. Punta na kami sa pagpapagilingan ng motor na kasi... Ay, mali po. Take two tayo. So, yun nga po, nandito na kami sa kalsada at nakasakay na po kami ng motor. At papunta na po kami sa pagpapagilingan ng palay. Okay.
may kunting problema po. Medyo nakakaramdam yung ating driver ng parang flat daw yung gulong. Kaya huminto siya oh. Pero ipinagpatuloy pa rin niya. Siguro yung gulong. Papalagyan muna niya ng ano, hangin. So ngayon po ay malapit na kami sa aming baryo at saka medyo malayo-layo pa po, medyo malayo-layo pa po ang ating pupuntahan. Sa pagpapagilingan ng palay siguro abutin pa tayo ng mga 5 minuto papunta doon. So yun nga po, humindo tayo dahil tumirik po ang motor na sinasakyan natin. At saka yung driver natin, pupunta muna siya dun sa vulcanizing shop para palagyan ng hangin yung gulong. So yun na nga po, okay na lahat. At saka pupunta na kami dun sa pagpapagilingan ng bigas. Ngayon po ay nandito na nga po tayo sa pagpapagilingan ng palay. Sa wakas, nakarating din. 2,000 years later. At ngayon nga po ay sisimula ng panda rin ng makina ng gilingan ng palay. Another one. At yan nga po ang pinanggagalingan ng buti ng palay at saka pupunta dun sa taas. Tapos pagdating dun sa taas, bababa. At saka dun na siya sa pinaka anong salaan. At dito na nga siya mapupunta yan po dyan sa loob. Hindi ko po alam kung anong tawag dyan. Basta dyan po ginigiling yung palay para gawing bigas. Ayan, ayan nga po dyan. At yan po ang daloy ng bigas papunta dito sa may baba. At saka dyan na nga mapupunta sa may ano, sa lata na yan, ayan, sa baba yan. Ayan po, nakikita nyo yan. Ito pong isang to ay dalawyan po ng ipa. Pwede rin po ito pagkain ng baboy. Dito po sa probinsya, dito po yung pangkaraniwang
ginagamit para sa pagkain ng baboy, yung ipa ng palay. Ayan na nga po mga ka-nature's bee, dito na po nagtatapos ang ating pagpapagiling ng palay. At kung gusto niyo po ng mga ganitong videos, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, like and share this channel po, SirBeansChannel.tv. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you on next video.